Matapos ang matagal na pagkawala, aktres, ginawa na ang pagbabalik sa pamilya series sa telebisyon. Tingnan ang mga detalye. Lubos ang pasasalamat ng isang kapamilya aktres na ito matapos ang kanyang pagkawala sa telebisyon dahil sa personal na dahilan. Ang aktres na ito ay naging kapuso ng matagal na panahon subalit lumipat sa ABS-CBN bilang bagong kapamilya year 2018. Ang special participation niya sa FPJ's Batang Quiapo, ang unang proyekto ni Raisa Senon sa telebisyon matapos ang matagal na pamamahinga dahil isinilang niya noong October 31, 2020 ang kanyang anak na si Knight. Sa pilot episode ng Ang Batang Quiapo ay si Raisa Senon ang gumanap na Batang Irma Adlawan sa kapamilya primetime series na pinangungunahan ni Coco Martin na napanood na noong simula Lunes. Ikinatuwa ni Raisa Senon ang mga positibong komento tungkol sa pagbabalik niya sa telebisyon at sa pag-arte na kanyang ipinimala sa pilot telecast ng Batang Quiapo. Ipinagtapat din niya na na-miss niya ang husto ang pag-arte at paglabas sa telebisyon dahil 3 taon nang nakakaraan buhat ng mapanood siya sa Bella Bandida, isang action drama series sa TV5. Sa kanyang pahayag sa isang interview ay sinabi, "Sabi po nila, magaling yung mata-mata acting namin at maganda ang tandem namin ng Miles Ocampo at Direk Coco Martin na balik kontrabida na naman sa Batang Quiapo. Sobrang na-miss ko po ang TV. Ang last television project ko was Bella Bandida kaya nung tinanong ako kung okay sa akin ang gampanan ng karakter na Young Irma Adlawan, nag-yes po agad ako. Siyempre, si Miss Irma yun kaya naka-pressure man. Tinanggap ko ang alok dahil isang malaking karangalan na masilip nila ako para gampanan ang isa sa mga importante na karakter sa show. Sobrang saya ko po." Nakatrabaho ni Raisa Senon, si Coco Martin, nang lumipat ang dating kapuso star sa ABS-CBN noong 2018. Ang FPJ's ang probinsyano ang isa sa mga unang proyekto niya bilang kapamilya. Makalipas ng ilang taon, muli nagkasama ang dalot sa TV remake ng Batang Quiapo nga dahil bukod sa pagiging bida, si Coco ang direktor ng mga eksena ni Raisa at Miles. Sa pagkikwento pa niya, nahandang-handa nang maging aktibo sa kanyang acting career ay sinabi, "Si Direk Coco po ang direktor ko at kasama ko rin siya eksena." Bukas si Raisa Senon sa posibilidad na gumawa ng teleserye para sa GMA7 dahil sa mga collaboration project ng Viva Television at ang kanyang dating home network. Ayon sa kanya, "Freelance naman po ako kaya game ako. Nakakamiss din makatrabaho ang mga dating nakasama ko sa mga show." Mapapanood si Raisa sa Cordapia, ang upcoming comedy series ng Viva Television at TV5. Bida rin siya sa 2 pelikulang hinihintay na lamang na ipalabas sa mga sinehan, Ang Samuli at Ang Kunwari Mahal Kita. Si Cian Lim ang kaparehan niya sa Samuli at si Joseph Marco ang leading man naman niya sa Kunwari Mahal Kita. Matatandaan na taong 2018 nang pumirma siya ng kontrata sa ABS-CBN matapos ang pagiging kapuso noon ng 14 taon. Siya ang pinangalanan noon na Ultimate Female Survivor nang sumali siya sa Kapuso Artista Search ni Starstruck noong 2004. Ang huli niyang kapuso project ay ang daytime series na ika-6 na utos na kung saan ay nagumanap siya bilang Mistress Georgia. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Estela Pagador, kay Miss Gina Dex at kay Mamshi Binibini Channel. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.